So, kahagabi, nung pag-uwi ko galing sa pag-aasikaso ng hayop, so may na-receive akong chat. Nabasa ko to around 8 PM na. So, sabi nung isang kaibigan ko, na runner din, tapos ito ay ilang beses na ito nakalaro sa Milo Finals. So, sabi niya sa akin, "Good PMJ, kamusta? Wala tayo sa race roster official results ng Manila League. Yung iba nating kasama nandun, sad face." So sabi ko, dahil hindi talaga ako updated, dahil hindi ako gano'ng nagpe-Facebook itong mga nagdaang araw. So chinek ko dahil sinad niya sa akin yung link. Eh yun, pag nung chinek ko po yung link, yun niya, confirm, wala nga ako doon sa listahan. Pero lahat yung mga runner na kilala ko na ahead sa akin, andun din yung sa mail na 11 and 12, andun sila, ako wala. So, sabi ko, agara ang nangyari. Tapos, tama naman yung magiging ranking ko kung sakali na magiging pang 13th sa male, pero magiging overall na pang 14. Kasi, di ba, nabanggit ko naman nakarang video na hindi ko inabutan yung nag-champion sa babae. So, dapat ang ranking ko is overall 14th and then 13th pag sa male. Kasi, ganun naman po yun. Pag yung nililista yung name mo, after ng race sa finish line, talaga naman pong nakahiwala yung listahan ng lalaki at babae. So, tama naman yung sabi ko sa inyo na dapat pang 13 ako sa ranking sa lalaki. So, yun. Bakit ba natin dapat pag-usapan pa yung bagay na to? So, siyempre, bukod sa nakaka-frustrate, sa nakaka-dismay ha. Dahil, siyempre, nag-effort ka, tumakbo ka, tapos in the ending, pwede palang mangyari na mawala ka sa listahan. So, hindi lang naman sa akin nangyari, pati dun sa kaibigan ko na taga Bulacan din na runner, na sabi ko sa inyo, ilang beses na yung nag-Milo Finals, kaya ang dami din na nakilala ng mga veteran runner, tapos siya din, wala din siya sa listahan. So, syempre, ang una kong ginawa, hindi naman pwedeng puro magngangawa na lang tayo. So, yun, kinontak natin yung muna, yung Run Rio, chinat natin, pero hanggang ngayon, hindi naman yung nag-reply. So, meron kasi doon nakasulat naman doon sa result nila na nakasulat naman po kasi doon na unofficial. Nakalagay naman po doon. Pero still, syempre, pag nakita mo wala yung pangalan mo, kahit sabihin mo unofficial yan, wala naman sigurong matutuwa doon. So, yun, kinlik naman ko po yung meron doon parang link sa nilagay na email. So, nag-email ako kagabi. Tapos kanina, yun, may nareceive naman akong response sa kanila. Ang sabi nila ay from National Milo Marathon. "Hi Jay, we apologize for any inconvenience. Could you please provide the following details?" So, hiningi nila yung name ko, confirmation number. Ito yung sinesend pag nag-online registration ka. So, meron, syempre meron tayo nun. At talaga namang nakapangalan po sa akin yung bib ko. So, yung category ko daw, bib number. Tsaka nakalagay dito ay GPS tracking result / picture if available. Thank you. So, yun yung hinihingi nila sa akin. So, yung sa huli, so, syempre, pinrovide naman natin lahat yung mga details na kailangan nila. So, huli, yun nga, hinahanapan ako ng GPS tracking result. So, syempre, sinend ko lahat yung information na nakakuha ko dun sa race, dun sa gamit yung relo ko, na makakatulong, syempre, para yun nga, para mapatunayan na andun ako nung araw na yun, na tumakbo ko nung araw na yun. So, ang gara lang, ano ibig sabihin, hindi, nagloko yung timing chip dun sa bib ko. E para naman, lahat po kasi ng bib ay may timing chip. So, ang gara lang na natapat sa akin yung timing chip na defective. Pero sa race po kasi nadidinig ko naman na nagbibip yung, kasi may mga sensor po yun pag nag-race tayo. So, dito sa Milo, hindi lang sa finish line tsaka sa start, merong sensor. So, nadidinig ko naman na nagbibip naman yung mga sensor na nadadaanan ko along the route. Kaya nagtataka ako, bakit hindi ako nakasama sa race result? So, at this time, ginagawa ko itong video ay, at this time ngayon ay May 6, so hapon. So, kanina lang ako nag-reply tanghali. Wala pa akong nakuhang response. So, syempre, ang gara lang kasi dahil nakikita ko yung iba sa running group, nagpapost na sila ng mga ranking nila. So, syempre, yung dahil ako wala dun sa supposed to be rank number 14 overall or 13, syempre, nakuha na nung iba yung spot. May isod, syempre, yun. So, ang gara lang. Tapos, syempre, maaaring yung iba sa inyo na tumakbo din dun.
sa 42, eh, syempre, chinek nyo inyo. Maaaring chinek nyo din kung andun ako, makikita nyo, wala. So, baka sabihin nyo, eh, bogus na naman ito si Dico J. So, gara po talaga nung nangyari. Kaya ako ginawa yung content na to para lang din awareness sa lahat na posible pala na mangyari sa isang malaking event na tulad ng Milo, na yun nga, maganda din naman yung organizer nito. So, possible pala na mangyayari yun, yung mga gantong klase ng aberya, lalo na sa race result. Siyempre, mahalaga sa bawat runner yung race result na accurate. Siyempre, pinaghirapan natin yun eh, di ba? Kaya nga, ultimo ilang segundo, mula umpisa hanggang dulo, binibigay natin yung lahat. So, yun, for me, dapat magkaroon tayo ng awareness, lalo na sa iba na, siyempre, iba, kampante, pumasok din sila sa final. So, baka yung iba, hindi na mag-check ng race result. Tapos ending sa bandang huli, malaman mo na hindi ka pala qualified kasama dun sa mga kalaro sa finals dahil hindi pala nag-appear yung name mo dun sa race result. So, sobrang nakakalungkot naman yun at saka sobrang unfair naman nun, di ba? So, until now, wala pa akong update. Siguro, yun na, gusto ko lang ding i-share sa inyo yung experience natin ngayon. Yun, sana maging maganda yung result at saka sana i-credit nila. Dahil napaka-weird naman na magpatatakbo pa ako sa ibang qualifying para lang mag-qualify. So parang ewan ko kung gagawin ko yun. So yun, dito na po natin tatapusin yung maikling vlog natin. Yun nga, ginawa ko lang to for awareness para sa lahat. Para yun nga, kung lalaro kayo sa Milo, sa mga ibang leg, check nyo ding mabuti kung ano yung magiging result, yung magiging official race result nila, kung dun yung name nyo. Dahil gaya ko, syempre kahit papano, kampante naman ako, dahil ang ganda naman ng ranking ko, maganda naman yung oras na tinapos ko, and then, the end of the day, wala pala ako sa listahan. Dito ko na po tatapusin yung video natin, hoping na sana maayos nila yung error na nangyari dun sa race result nila. Congratulations sa lahat ng mga nakapasok at nag-qualify. Deserve nyo lahat yon, yung mga paghihirap na ginawa nyo sa training at sa race day. Yun, congratulations sa inyo lahat. Maraming po salamat sa lahat ng nanonood, sa patuloy ng mga nakasuporta, mga nakasubscribe, sa mga nagla-like ng mga video natin, sa mga nanonood. Maraming pong salamat. Pa-share na rin po yung video natin para lalo pang lumaganap yung running community natin. Muli po maraming pong salamat. God bless sa lahat.